Last time na-discuss natin yung tungkol sa axial deformation, then yung application ng axial deformation on statically indeterminate members, no? So bilang additional or supplemental equation para dun sa mga members na hindi natin masosolve gamit lang yung equilibrium equations natin, no? Yung summation of forces y, summation of forces x, and then yung summation of moment natin equals zero. So yan yung axial deformation caused primarily by axial force. So ito naman, ngayon pag-uusapan natin yung shearing deformation. So ang kaibahan lang is, of course, makikita naman sa pangalan. So yung axial deformation is caused by axial forces. Ang shearing deformation naman natin is caused by shearing forces. So ganun lang kadali yung pag-differentiate. So take note lang na we're in a body does not change in length but changes in shape. So ibig sabihin, walang change dun sa volume. So pag for example dito sa ito yung ano na shearing deformation, discuss muna natin yung drawing. Ito yung shearing deformation. Kung maalala niyo, discuss tayo ng shear strain tsaka normal strain. So yung shear strain is ganito, no, change of angle from 90 degrees to itong angle na to, no. So galing siya dito sa perfectly square na figure, tapos pag apply mo ng shearing force, magiging ganito na yung figure niya, yung dashed lines natin. Tapos ito yung shear strain, yung change in angle, tapos ito naman yung shearing deformation. So ang kaibahan lang, shearing deformation natin is meron kang subscript na S, okay? So, yun. Mga equations for shearing deformation, actually pareho lang siya nung axial deformation natin. Yung shear strain natin is just, again, the ratio of deformation divided by length. Ito yan, no? Pwede kasing tangent gamma equals deformation S divided by L. Pero since for small angles, tangent theta or tangent gamma in this case is just equal to gamma na agad. Pareho lang din sa sine, no? Pag maliliit na angles, yung sine theta mo is just equal to theta. Ang tangent theta mo is just equal to theta din. So, ganito rin yung na-apply dito, no? So, supposedly, meron kang tangent dito. Tangent gamma is opposite over adjacent, pero since for small angles, magiging gamma na lang. So, ito yung shear strain, which is, kung maalala nyo, ganito din yung equation ng normal strain, no? The ratio of deformation divided by the original length. Tapos, meron tayo tinatawag na modulus of rigidity. So, equivalent actually yung G yung symbol ito, dun sa E natin, no? Sa axial deformation. So, yung E natin is modulus of elasticity. Ito naman, modulus of rigidity. Okay? So, the relationship between shearing deformation and shearing force, ayan, kung mapapansin nyo, parang ano lang din yun, axial deformation PL over AE. So, ang kaibahan lang, yung P mo ngayon is hindi na axial load, but shearing force, which is V. Diba? Kung maalala nyo sa shear stress natin, yung shear force natin is represented by V. Tapos, yung E natin ngayon is represented na with G, which is the modulus of rigidity. No? Actually, ano to? Tawag modulus of elasticity for shearing or modulus of rigidity. So, ganun na yun, no? And then, V over AS or the shear force divided by the area sheared is just equal to your shearing stress. So, pwede mo i-reduce yung equation na to into this equation, TL over G or tau L over G. So, yan lang yun sum of the equations. So, marami pa tayong equations. Ito, no, sa para sa uniaxial deformation, ito uniaxial kasi isang axial load lang. Pero nasa application siya ng shearing deformation. Yung sinasabi natin kanina na walang change in volume but merong change in length. Ganito yun, no? So, ibig sabihin, pag meron kang i-apply na force dito, masi-stretch yung sa X na direction, pero makokompress naman yung sa Y na direction mo tsaka sa Z. Notice, note na ito yung orientation natin ng mga axis na yung sinasabi ko kanina na direction. So, ito yung X direction, ito yung Y direction, tapos ito naman yung Z direction. So, kung mag-a-apply ka ngayon ng forces na tensile, isi-stretch mo, for example, itong member na to. So, merong masi-stretch dito sa X direction. In effect, kasi walang change in volume, pero nag-change ka ng length, yung elongation mo dito sa X direction, ko-compensate siya nung compression sa X, sa Y tsaka Z mo na direction. Para parang kung ano yung na-stretch mo, yun din yung na-compress mo dito sa Y tsaka sa Z. Tama? Ikaw na na-stretch, ito yung na-compress din sa Y tsaka sa Z. So meron tayong tinatawag niyan na longitudinal
So longitudinal is yung direction ng force. Kung saan nakadirect yung force, yun yung longitudinal. Tapos sidewise naman or transverse yung kabilang or opposite na direction. For example, for this drawing, ang longitudinal natin is nasa X, tapos transverse naman yung sa Y tsaka yung sa Y tsaka sa Z, no? So yung Y tsaka sa Z na meron na yung movement, yun yung sidewise or transverse. Okay? So yung ratio ng sidewise natin to the longitudinal is yung tinatawag natin na Poisson's ratio, no? Poisson's ratio, tapos ang symbol is V. So ito yung equation yan. So ratio lang, no? So that's sidewise divided by longitudinal. So take note na ang denominator natin is yung strain at the longitudinal direction. So in this case is X, okay? So meron tayong Poisson's ratio na sa Y tsaka sa X tsaka sa Z tsaka sa X, which is equal lang. And then kung makikita nyo dito, meron tayong negative. Dapat meron din negative na sign to. Take note na meron din negative na sign to. So bakit may negative? Kasi meron tayong compression. So kung nasi-stretch yung longitudinal, nagne-negative naman yung deformation dito kasi merong compression. So kaya merong negative. Pwede rin naman na compression yung force natin. Ibig sabihin, positive naman yung EY, negative yung EX. That's in the case of compression. Kasi pag na-compress to dito, for example, pag ganun yung force mo, hindi pa ganun. So, pag na-compress, ang Y naman natin saka Z yung masi-stretch. So, dun may positive na deformation. Ito namang sa longitudinal side natin, yung may negative na deformation. Okay? So, again, take note of the directions. Yung XYZ is yung strain natin sa XYZ na direction din. Okay? So, these are the typical values for Poisson's ratio sa steel, 0.25 to 0.3. Ito naman sa concrete na 0.20. Okay? So, yan yung para sa uniaxial. No? So, meron din tayong tinatawag na biaxial. Dito naman, dalawang forces yung acting on the, or dalawang directions ng forces, no? Ng axial forces. So, meron tayong, for example, dito, stress Y tsaka stress X. So, ibig sabihin, hindi lang isang direction ka nag-apply ng force, pero dalawa. So, meron kang tension dito, meron ka ding compression dito. So, ito yung equation natin para dyan. So, sa strain X just equal to stress X over E minus V stress Y over E. Or, pwede natin ilabas yung 1 over E, magiging ganito, no? And then, pwede rin i-algebra natin, transpose, and simplify, makukuha din natin yung equation for stress X bilang ganito, no? Strain X plus Poisson's ratio EY times E, 1 divided by V squared. So, bali ito, galing natin yan dito, no? Sinimplify lang, okay? So, sa Y direction naman, pareho lang din, no? Pareho lang. Ang, kung napapansin nyo, tatandaan lang natin dito is pag Y, strain Y, laging nauuna yung stress Y, no? Pag sa X naman, laging nauuna yung X. Tapos, lagi namang negative yung equation natin, no? Para madali lang naman yata siyang kabisaduhin, okay? Tapos, ito, no? Then, meron din tayong tinatawag na triaxial deformation. So, hindi lang dalawa, kundi tatlong axis na talaga yung merong application ng load or force, no? So, pwedeng combination ng compressive tsaka tensile forces. And then, ito na yung equations natin. So, similar lang talaga siya actually nung equation natin for biaxial. May nadagdag lang tayo na isang axis, okay? Kasi, di ba, pag maalala nyo, yung biaxial is ito lang yun, no? Yung dalawang axis lang, X or Y, X and Y, for example. Pero pag triaxial, kasi meron ka ng additional na force sa isang direction, so, ito na yun, tatlo, no? Stress X, Y, tsaka Z. And again, pareho lang din, no? Pag strain X yung hinahanap mo, stress X yun nandito. Tapos, hindi na magmamatay yun dito, no? Kahit na ma-rearrange mo yan, basta nandyan yung dalawang yan, dyan, tama ka na. So, EY, just stress Y, stress Z. Lagi lang tandaan na dito, na na-apply pa rin natin yung sign convention natin na pag compressive force is a negative force, tapos pag tension naman yung force mo, it's a positive force. And then, yun, pag sa strain naman or deformation, pag negative yung strain, yun yung resulting to compression, parang shortening of your length. Tapos pag positive naman yung deformation, that's elongation. Okay? So, compressive, negative pa rin tayo, tapos tension, positive. I think yun na yun para sa, uy, ito pa pala, no? Additional equations pa. So, merong relationships between relationship
Relationships na tuloy, no? Maraming relationship. Uso yan ngayon, no? So, relationship between E, G, and V. So, modulus of elasticity, modulus of rigidity, and then you have the Poisson's ratio. So, G equals E divided by 2 times 1 plus V. So, meron naman tayong modulus of expansion dito na K. Actually, wala masyadong problems na involving ito, no? Pero dapat pa rin nating malaman yung ganito. So, K is just equal to ito na equation, tapos dito. So, papansinin na natin, dito kasi parang mas may imagine natin yung equation na ito kaysa dito. Eh, no? So, dito parang makikita natin na ang K is just ratio of stress over yung fractional na difference in volume or fractional na change in volume, dV over V. So, parang pag increase mo ng stress, for example, meron kang value ng K na constant, pero inversely proportional siya ng change ng volume. So, ibig sabihin, pag nag-change ka ng stress, meron kang change in volume. No? Pag increase ng stress, magdi-decrease yung volume. Okay? So, yan yun. No? So, delta V over V is just equal to stress over K. So, binaliktad mo lang, tapos magiging ganito ulit yung equation natin. Okay? So, yung Poisson's ratio is constant, no, para sa isang material. I think yun para sa introduction ng shearing deformation. So, again, thank you sa pakikinig. Magbibigay pa tayo ng sample problem para dito, no, para mas ma-apply natin yung mga equations. And then, yun. See you na lang sa mga sunod na problems or sa video natin on the sample problems, no, for this lesson. Again, thank you for watching.